greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd Mission. To protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner, administrators, and staff as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values, makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Klase sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ikasyam ng umaga hanggang ikapito ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge.
Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating Kagawaran ng Edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Okay, magandang umaga mga bata. Okay, magandang umaga rin sa ating mga magulang. Nasa araw na ito ay gagabay sa kanilang mga anak para sa bagong kaalaman na ihahatid natin sa kanila. Okay, ready na ba kayo? Handa na ba kayo mga bata sa bagong kaalaman na ihahanda namin o i-share namin sa inyo? Okay, kung ready na kayo, halika, samahan niyo kami. Wait. Okay, para po sa ating aralin, ang ating aralin ngayong araw na ito ay nanggaling sa aralin na grade 2, pang grade 2 po siya ngayon, mula sa asignaturang Araling Panlipunan ulit, na may paksa o may topic na iba't ibang uri ng panahon at kalamidad sa ating komunidad. Okay, simulan na natin ha? Okay, pero bago yan, ako nga pala si Teacher Agnes, ang inyong magiging tutor para sa araw na ito na mula sa SDO Las Piñas. Okay, ang makakasama ko naman ay ito, siya yan. Si Tutor Beth. Siya ang magsisilbing taga-senyas para sa mga learners natin na deaf. Okay na po. Galing po siya, o mula siya, teacher po siya, mula sa SDO Quezon City, Batino Elementary School. Okay, kaming dalawa po, lagi niyong makakasama tuwing araw ng Martes sa oras na alas 9 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga. Okay, every Tuesday po yan, DEF primary level po ang aming sinishare na kaalaman para sa inyo.
Okay na? Ready na? Sorry po. Okay, pagkatapos ng aralin natin ito, ngayong araw, pagkatapos ng aralin natin ngayon, kayo bilang mga bata o ikaw ay inaasahang natutukoy. Okay, natutukoy mo ang mga panahon at kalamidad na nararanasan mo sa iyong sariling komunidad. So, dapat nalalaman mo o na nailalarawan mo ano ba yung mga panahon o kalamidad na nararanasan mo dyan sa sarili mong komunidad. Yan po ang bago nating pag-aaralan sa araw na ito. Okay, pero bago yan, magkakaroon muna tayo ng mga kasanayan. Itong mga kasanayan na ito, titignan natin kung meron na kayong konting kaalaman dun sa bagong aralin na aming ibabahagi sa inyo mamaya. So para sa unang kasanayan, ang ating subukin. Susubukin natin kung malalaman nyo kung ano ba yung mga kung ano ba yung nakikita nyo sa bawat larawan. So tignan nyo nga maigi, ano ba yung nakikita nyo sa larawan? Nga, i-comment nyo nga dyan. Madali na yan kasi madalas nating nararanasan yan, di ba? So ano kaya yan? Kikita nyo, oh, yung halimbawa na nasa larawan. Ano kayang tawag? Ano kaya yan? Puro siya ano, tubig. Ilog ba yan? Okay. Sabi po ni Justin, nag-comment na si Justin, flood daw, flood or baha. Okay, tama, baha. Meron pa ba? So yung baha, nararanasan din natin yan. Hindi lang kami, hindi lang kayo, lahat tayo nararanasan natin. Katulad kahapon, di ba? Ang lakas-lakas ng naranasan nating pag-ulan. Okay, kapag malakas kasi ang ulan, yan ang nagiging sani. Nagkakaroon ng pagbaha. Okay, si Dave sabi, pagbabaha. Okay, tama. So, pagbabaha o baha, ang tawag natin o ang larawang nakikita nyo sa ating monitor o sa larawan. Pagbaha o baha. Okay, susunod. Ano kaya yan sa susunod na larawan? Anong napapansin nyo sa ating larawan? Okay, nararanasan din natin. O minsan, may nakikita tayo yan sa TV, di ba? Binabalita na nangyari yan sa isang komunidad. Ano kaya yan? Okay, si Justin ulit. Sabi ni Justin, sunog. Tama, sunog. Diba? Sunog yan. Yung ibig sabihin ng sunog, yung paglaki ng apoy na nagiging sanhi, yung pagkalat ng apoy sa inyong sa sariling komunidad niyan. So ito ay maaring sigurong ano, maling paggamit ng kuryente, kaya ang epekto, nagkakaroon tayo ng sunog. Si Dave, sabi ni Dave, sunog daw. Okay, ano kayo? Oh, tama, sunog. Oh, yung pangatlo kaya, nakikita nyo ba yung pangatlong larawan natin? Ano kaya? May patag siya, parang buki rin siya. Ano kayong napapansin nyo? Okay, comment down nga kung ano yung napapansin nyo sa pangatlong larawan natin. Okay, may humahabol pang sumasagot sa number 2, sabi ni Ma'am Gretchen, sabi ni Judah, sunog. Sabi ni Joanne Tagle, sunog. O, ngayon naman, nandito na tayo sa ikatlong larawan. Sige nga, tignan nyo nga. Paano kaya natin ilalarawan yung nakikita nyo sa number 3? Ano kaya yan? May alam ba kayo? Mayroon ba kayong hint? May clue ba kayo? Nakikita nyo yung napakaliwanag. Ano kaya yung napakaliwanag na yan? Okay. Meron ba? Okay, sige. Siya ay tinatawag nating, tama na naman si Dave G yan. Yan ang tinatawag nating tag-araw. Yan sa sobrang sikat ng araw, nararanasan natin yan. Sobrang init, hindi tayo komportable sa ating sarili. Sunset, pwede rin sunset. Kasi yung sunset, okay. Si Justin Adrian Sunrise, pwede rin. Pero usually po, tag-araw. Tingnan natin. Okay, tag-araw. Ayan. Next, susunod nating larawan. Ayan. Yan yung nararanasan natin. Kahapon lang, di ba? Sobrang lakas. Ano kaya ang tawag natin dyan sa nakikita nyo sa larawan? Okay. Nagsusway yung mga puno.
Nagtutumbahan na yung mga puno. Ano kaya yan? Meron ba? Alam nyo ba yan? Nararanasan din natin. Kailan lang naranasan natin yan, di ba? Okay, sabi ni Justin, sabi niya, bagyo. Sabi ni Judah, bagyo. Tama, bagyo. Pag sinabing bagyo, yan yung kalakasan ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Nagiging sanhi rin yan ng pagbaha, di ba? Pagtaas ng tubig. So, siya, bagyo. Okay, ano naman kaya yung huling larawan natin? Ayan, nakikita ninyo. Merong usok na lumabas doon sa, ano nga yan, bundok ba yan? So, tingnan natin. Sabi naman ni Joanne, yung sumunod na ano, yung humabol sa pagsagot sa number 4, Joanne Tagle, sabi bagyo. Sabi ni Gretchen, bagyo. O, number 5 na tayo. Ano kaya yung number 5? May alam ba kayo? Meron ba kayong clue sa nakikita nyo sa larawan natin? Ano kaya yan? Ano yung nakikita natin sa larawan? Okay, sabi po ni Judah, pagputok ng bulkan o bulkan pagputok. Okay po. Sabi ni Alisor, bulkan po. Sabi ni Justin, bulkan. Okay, sige, tignan nga natin kung tama. Okay, yan. Pagsabog ng bulkan ang nakikita nyo sa larawan. Magaling. So, alam nyo na pala kung ano yung mga pinakita kong larawan. Yung mga larawan na yan, may kaugnayan yan dun sa bago nating pag-aaralan mamaya. Okay? Okay, pumunta naman tayo sa ikalawang kasanayan na inihanda ko. Ito naman yung re-reviewin natin. Mag-re-review tayo o kaya magbabalik-aral tayo doon sa mga lesson na natapos nyo ng pag-aralan. Ito ay tungkol sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Ang gagawin lang ninyo, sasabihin nyo or i-comment down below nyo dyan o itatype nyo kung anong anyong lupa at anyong tubig ang nakikita nyo sa larawan. Okay, naintindihan? Okay, simulan natin sa unang larawan. Okay, sa number 1, ano kayang ano yan? Anyong lupa ba yan o anyong tubig? Anong klase sila? Ano kaya sila? Okay, comment down nga. Sa number 1, nakikita nyo, oh, matataas. Tik na silang umabot sa langit. Ano kaya yan? Alam nyo ba yan? Ano kayang anyong lupa yan? Ano kayang tawag natin dyan sa larawan na yan? Meron bang nakakaalala dun sa mga aralin na napag-aralan nyo na? Okay, sabi ni Judah, bundok daw. Tama si Judah, yan ang tinatawag na bundok. Ang bundok ay isang anyong lupa. Tama, di ba? Anyong lupa ang bundok. Pumunta tayo sa ikalawang larawan. Okay, ikalawang larawan naman. Ano nakikita nyo? Mahabang ano yan? Tubigan. Mahabang pagdaloy ng tubig. Ano kayang tawag natin dyan? Okay. Siya ay isang anyong tubig. Pero anong klaseng anyong tubig ang nakikita nyo sa ikalawang larawan? Sige nga. Tingnan ko kung may naaalala kayo. Naaalala nyo ba? Ito yung last lesson nyo eh. Last lesson na tinuro ng teacher sa inyo. Tingnan natin kung may natatandaan kayo sa mga tinuturo ni teacher. Okay, sabi ni Alisor, at sabi ni Judah, river o itog. Okay, sige, tingnan nga natin kung tama. Okay, bundok. Ha? Itog, tama. Siya yung mahabang pagdaloy ng tubig, di ba? Nanggagaling yan sa bundok ng tubig. So, nagiging itog siya. Okay, next, number 3. Na natin sa number 3. O, yan. Ito yung malaki. Napakalawak niya na katubigan. O, ano kaya yan? O, sabi ni Don Di Senga, good morning po, Miss Rose Senga. O, binati niya po yun. Okay, habang hinihintay po natin, binabati po natin ang mga butihing principal namin from Las Piñas, Dr. Rizalina Villievo,
At yung aming SPED supervisor, Dr. Sheila Soriano. Pati na rin po yung butihing principal ni Tutor Beth from Batino Elementary School. Good morning po. Okay, balik na tayo sa number 3. Okay, marami nang sumagot. Sabi ni Justin, sabi ni Ann, sabi ni Alisor, sabi ni Judah, dagat. Tama ba? Kaya dagat. O mamaya, alamin natin ha. Okay, pumunta naman tayo sa larawan sa number 4. Ano kaya yung number 4? Kanina, pinakita na natin yan sa unang kasanayan natin, di ba? Tingnan ko nga kung may naalala kayo kanina sa kasanayan kanina natin. Sa number 4 na tayo, o si Ma'am Gretchen, si Ma'am Sir Dondi, si Honey, sabi dagat daw. Okay, sa number 4 naman, nag-comment si Judah, sabi niya, Bulkan. Sabi ni Ann, Bulkan. Si Gretchen, Bulkan. Si Honey Faye, Bulkan. Okay, tingnan natin kung tama yung mga kanilang kasagutan. Okay, tama. Dagat at Bulkan. Okay, next. Para naman sa huli nating larawan, ano kaya yan? Medyo mahirap, di ba? Pero titingnan natin kung meron talaga kayong naaalala dun sa mga pinapakitang larawan ng teacher nyo habang tinuturo yung aralin na yan. Sige nga. Tingnan ko, number 5. Malawak na ano yan, no? Bukirin. Malawak siyang bukirin. Ano kayang tawag natin dyan? Isa siyang anyong lupa. Okay, may nakakaalam ba? May nakakaalala ba sa inyo? Sige nga, i-type nyo ang kasagutan nyo. Okay, very good. Si Judah, may naalala. Tama yung sagot ni Judah. Kapatagan. Okay, sabi naman ni Alisor, dalampasigan. Okay, sabi ni Dondi, kalangitan. Okay, very good naman ang mga sagot. Sabi ni Ann, kapatagan. Tama. Okay, meron pa? Okay, so tingnan natin kung tama ang kasagutan. Okay, kapatagan. So, yung dalawang kasanayan na ipinakita ko sa inyo ay merong kinalaman sa bago nating aralin na pag-aaralan o tatalakayin ngayong araw. Okay, kung handa na kayo, basahin muna natin ang mahalagang impormasyon ng ating aralin. Handa na ba kayo? Sige nga, sabayan niyo akong magbasa ha. Babasahin natin habang sinisenyas ni Tutor Beth para mas lalo nating naiintindihan yung konsepto ng bago nating aralin. Okay, sige nga, sabay-sabay tayo ha. Ayan. So sabi dito, meron daw iba't ibang panahon at kalamidad ang nararanasan sa bawat komunidad. Okay, tandaan na, iba't ibang panahon daw. Maaari itong maging sanhi ng pagkasira ng mga ari-arian o pagkawala ng buhay ng mga tao. So, delikado pala yun, ano? So, katandaan natin, mahalagang malaman natin ang uri ng panahon at kalamidad na maaari nating maranasan sa hinaharap o sa mga susunod na araw. Dapat malaman natin, alam natin kung anong panahon, anong kalamidad ang nararanasan natin. Okay, naintindihan ba ang ating mahalagang konsepto na ating aralin? Okay, kung handa na kayo, halina, magsimula na tayo. Tignan natin, meron akong inihandang larawan dito. Tignan natin kung malalaman ninyo kung ano ang nasa larawan. Okay, ready na? Ayan, sige nga, tignan nga ang nasa larawan. Okay, i-comment down below nyo nga ano yung nakikita nyo sa dalawang larawan. Sabihin nyo nga. Sige nga, hintay natin ha. Okay, good morning, Ma'am Dalin S. Lumibaw. Good morning po. Thank you po sa panonood. Okay, meron na ba? Naalala na ba? Nalalaman na ba? O may hint na kayo kung ano yung pinapakita kong larawan sa inyo? Sige nga, yung dalawang larawan, sabihin nyo, i-comment down nyo nga dyan kung ano yung nakikita nyo. Okay, sabi ni Ann,
tag-init at tag-ulan. Okay, tingnan natin ha. Later, titingnan natin kung tama. Sabi naman ni Judah, tag-araw. Pwede rin. Okay, next, sabi ni Judah again, tag-ulan. Sabi ni Alistair Villanueva, tag-araw at tag-ulan. Okay. So, lahat ng sumagot, tama ang mga sinabi nyo. Pinapakita ng dalawang larawan ang dalawang panahon na nararanasan natin dito sa ating bansa. Ang tag-araw o tinatawag na tag-init at ang tag-ulan. Okay, isa-isay natin. Kapag panahon daw ng tag-araw, ang tag-araw daw ay nararanasan natin sa buwan ng Nobyembre hanggang Abril. Okay, so tatandaan nyo, pag Nobyembre at Abril, mainit ang nararamdaman natin, ibig sabihin, tag-araw pala yun o tag-init. Ngayon naman, kapag panahon naman ng tag-ulan, ito ay nararanasan natin sa buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Katulad ngayon, kahapon, maulan, kasi buwan ng Oktubre pa tayo. So, ibig sabihin, panahon pa rin ang tag-ulan yun. Okay. So, meron tayong mga pagkain, meron tayong mga damit, may mga gawain tayo na dapat inaangkop natin sa panahon na nararanasan natin. Okay, tingnan nga natin, meron akong larawan dito. Tingnan natin yung iba't ibang halimbawa ng mga gawain, mga kasuotan na dapat ginagamit natin at ginagawa sa tuwing panahon ng tag-araw o tag-ulan. Okay, unahin natin. Ayan. O, ito yung mga halimbawa ng mga gawain sa panahon ng tag-araw o tag-init. Okay, ano yung napapansin nyo sa unang larawan? Papansin nyo sa unang larawan, may nakasampay, di ba? So, ibig sabihin, magandang maglaba ng damit at magbilag ng damit sa init ng araw kapag panahon ng tag-araw. Kasi madali tayong makakatuyo ng damit. Okay, pangalawang larawan. Okay, nakikita nyo yung pangalawang larawan. Mga pamipamilya. Ano kayang ginagawa ng mga pamipamilya dyan sa pangalawang larawan? Sige nga, anong ginagawa? Okay, nag-aano sila, nagkakaroon sila ng bonding ng family nila kasi diyan sila pwedeng lumabas, mag-bonding ng pamilya, mag-picnic. At yung susunod na larawan, yan yung mga halimbawa ng mga damit na pwede nating gamitin sa panahon ng tag-araw o tag-init. Okay, sunod. Ito naman yung mga halimbawa ng gawain sa panahon ng tag-ulan. Okay, sa mga magsasaka, yan ang pinakamagandang panahon, panahon ng tag-ulan. Dahil maraming katubigan, maganda silang magtanim ng palay. Bago yung pangalawang larawan naman, kung nababasa nyo, sabi stay at home, ibig sabihin, hindi tayo masyadong maglalabas ng bahay, lalo kung malakas ang ulan. Kasi pag ano, di ba, may baha, mahirap lumabas ng bahay. Mas maganda, mag-bonding kayo ng buong pamilya nyo, sa loob lang kayo ng bahay, manood-nood kayo ng TV, magluto-luto. Mas maganda kasi nakakasama o nakakapili nyo ang inyong pamilya. Bago yung huling larawan natin, yan yung halimbawa ng kasuotan na kailangan nating ginagamit kapag panahon ng tag-ulan. Dahil malamig ang panahon, kailangan nating protektahan ang ating katawan laban sa lamig. So, magsusuot tayo ng makakapal na jacket. Okay, naintindihan? Okay, next. Okay. So, yung panahon ng tag-ulan at tag-araw ay nagbabago-bago, di ba? Minsan, sa ibang komunidad, umuulan, sa ibang komunidad, umaaraw. So, ang pagbabago ng panahon ay nakapagdudulot sa atin ng iba-ibang sakuna, aksidente o kalamidad na nakakaapekto sa iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Okay, yung unang larawan natin, ito yung halimbawa ng isang kalamidad na nararanasan natin sa panahon ng tag-araw
ito ang tinatawag na lindol. Okay, lindol. Ito yung pagyanig ng ano, pagyanig ng lupa. Lindol. Okay? Okay, next. Pangalawang larawan natin. Oh, alam niyo ba, kagaya kanina, napakita ko na yung larawan na yan. Ano naman pinapakita nito? Ito naman yung halimbawa ng kalamidad na nararanasan natin sa panahon ng pag-ulan, yung pagbaha. Ito yung sanhi ng ano eh, pag-ulan na walang tigil, mga ilang araw, umuulan-ulan, yan ang nagiging epekto. Nagkakaroon ng pagbaha. Okay, next. O, ano naman yan? Katulad kanina rin, natin, yan ang tinatawag na bagyo. Okay, alam niyo ba yung bagyo? Bagyo, yan yung matinding pagbuhos ng malakas na ulan. May kasama siyang malakas na paghangin. Meron din siya minsan sa pag tumataas yung tubig. Nagkakasanhi ng paghangin. Bagyo ang tawag natin dyan sa kalamidad na nararanasan natin. Yung baha at bagyo ay nararanasan natin sa panahon ng tag-ulan. Okay, next. Ito naman. Okay, sunog. Yan. Ito naman sa panahon ng ano yan? Ng tag-araw. Dahil sa sobrang init, siguro sa maling paggamit ng kuryente, ang nagiging epekto, nagkakaroon tayo ng sunog. So dapat maging maingat tayo sa paggamit ng mga kuryente, ng mga sinasaksak natin, dapat maging maingat tayo para maiwasan natin o hindi natin maranasan ang sunog. Diba? Okay na? Okay, next. Next, yung huling larawan natin, ang pagsabog ng bulkan. Panahon din yata ng tag-araw yan. Ang pagsabog ng bulkan. Yung mga, di ba, napapansin natin, may mga lumalabas na usok, lava, yung pala ay nakaka-apekto sa ating kalusugan. Masama pala yan. So, dapat mag-iingat din tayo kapag malapit kayo sa bulkan, dapat umiwas-iwas tayo o medyo lumayo tayo pag alam na natin mangyayari ang ganyang ano, kalamidad. Okay na po? Okay. Itong mga tatandaan natin ha, about dun sa aralin na pinag-aralan natin. Okay natin. Okay, sabi daw, mayroon daw dalawang uri ng panahon sa mga komunidad ng ating bansa. Ito ay ang tag-araw o tag-init at yung tag-ulan. Okay, may mga natural na kalamidad o sakunang nagaganap. Okay, tulad ng lindol, baha, bagyo o pagsabog ng bulkan, sunog at aksidente. Ito ay nagdudulot ng iba't ibang epekto sa anyong lupa at tubig at maging sa mga tao. So tatandaan natin, meron palang dalawang uri ng panahon, tag-ulan, tag-araw at tag-init. Okay, ano-ano yung mga kalamidad na ano natin? Lindol, baha, bagyo, pagsabog ng bulkan, sunog, at aksidente. Sila yung mga naapektuhang mga iba't ibang anyong lupa at tubig. Okay, sige, tingnan natin ha. Para naman sa ating maikling kasanayan, titingnan natin kung meron kayong natandaan sa binahagi naming aralin para sa inyo. Okay, simulan natin sa number 1. Ayan. So, babasahin natin. Basahin nyo nga at unawain ang mga tanong. Isusulat nyo o itatype nyo dyan sa chat box yung letra ng tamang sagot.
Okay, simulan natin sa unang katanungan. Ano ang dalawang uri ng panahon na nararanasan natin sa komunidad? Oh, ito yung pagpipilian. Letter A, tag-araw at tag-ulan. Letter B, tag-lamig at tag-ulan. Letter C, tag-tuyot at tag-ulan. Okay nga, sige nga, i-type nyo nga sa chat box yung tamang sagot, tamang titik, ay tamang letra. Ilagay nyo muna yung number bago i-type ninyo. Wala nang ano naman. Okay, sabi ni Justin for sa number 1, letter A. Sabi ni Judah, letter A. Sabi ni Alistair, letter A. Si Jonaline, letter A. Si Danica, letter A. At si Joanne Tagle, letter A. Okay, tingnan natin kung tama yung inyong mga kasagutan. Okay, tama. Letter A. Ang dalawang uri ng panahon natin, tag-araw at tag-ulan. Okay, pumunta tayo sa ikalawang katanungan. Sabi ng number two, ano ang isinusuot mo kapag panahon ng tag-araw? Okay, sabihin, tag-araw, may ano, matindi ang sikat ng araw dyan. Okay, para sa letter A, pajama. Sa E. Okay, para sa letter B, jacket. At para sa letter C, sando at short. Okay nga, i-type nyo sa chat box ano yung mga tamang sagot. Sa number 2, ilagay nyo muna yung number 2. Okay, sabi ni Ann, letter C. Sabi ni Justin, letter C. Sabi ni Dondi, letter C. Sabi ni Ann Nahisag, letter C. Okay, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay, letter C, sando at short. Kasi dahil tag-araw, sobrang mainit, dapat maging komportable din yung mga damit na sinusuot natin, di ba? Okay, tama ha? Magagaling sila. Next, number 3. Ayan, ikatlong katanungan. Ang sumusunod ay mga sakuna o kalamidad na maaaring mangyari kung panahon ng tag-ulan. So, yung tatlong nakikita niyong pagpipilian daw dyan ay yung mga kalamidad na nangyayari kung panahon ng tag-ulan. Pero merong isa dyan, hindi natin siya nararanasan sa panahon ng tag-ulan. Alin kaya dyan sa tatlo? Letter A, baha. Letter B, bagyo. O letter C, sunog. So pipiliin nyo dyan yung hindi natin nararanasan kapag panahon ng tag-ulan. Alin kaya dyan? Sa number 3, comment nyo nga po. Okay, sabi ulit ni Ann, letter C. Sabi ni Justin, letter C. Sabi ni Danica, letter C. Okay, tingnan natin kung tama ang sagot ha. Okay, tama sila. Very good. Magagaling. Letter C. Nakikita ko may naiintindihan sila sa aralin na binahagi natin. Okay, punta na tayo sa number 4. Yan. Sabi sa number 4, alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin sa panahon ng tag-ulan? So, panahon ng tag-ulan, ano ba yung pwede ninyong gawin? Okay, pagpipilian. Letter A, mamamasyal kayo kasama ng inyong pamilya. Okay, letter B,
Letter B po, manonood kayo ng sine. Atcha. At letter C, mag-i-stay lang kayo sa bahay kasama ng pamilya nyo. So, alin kaya dyan sa tatlo ang nararapat na dapat isagot na dapat gawin nyo tuwing panahon ng tag-ulan? Sige nga, i-comment nyo nga ulit. Okay, very good. Marami na nag-comment. Oh, sabi ni Justin sa number 4, letter C. Sabi ni Alistair, number 4, C. Danica, C. Dondi, C. Si Anne, C. Si Joanne, C. Okay, tingnan natin ang tamang kasagutan. Okay, letter C. Kasi pag panahon ng tag-ulan, mas maigi, mag-stay lang tayo sa loob ng bahay kasama ang ating buong pamilya. At para naman sa huling katanungan natin, o, babasahin ha, alin sa mga sumusunod na kalamidad o sakuna ang nararanasan naman natin sa panahon ng tag-araw? O, tag-araw naman ha, tag-araw, kanina tag... Ay, man! Okay, alin dyan? Letter A, baha. Letter B, sunog. O letter C, bagyo. Okay, comment down. Okay, last na natin yan ha. Thank you. Okay, sabi ni Ann, letter B. Sabi ni Alistair, letter B. Sabi ni Dondi ay letter B. Okay, sige, tingnan na natin ha. Okay, letter B, sunog. Kasi dahil sa tindi ng sikat ng araw, dahil sa mainit, sobrang init, so kailangan natin gumamit ng mga gadget sabay-sabay. So dahil sabay-sabay yon at hindi natin maayos na nagagamit, ang epekto noon, nagkakaroon ng sunog, di ba? Maraming kabahayan ang naaapektuhan. So, dapat nag-iingat tayo sa paggamit ng mga sinasaksak nating gamit sa bahay. Okay. Magagaling. Alam ko, meron kayong natandaan sa aralin na aming ibinahagi sa araw na ito. Okay. Hanggang dito na lamang po tayo ngayon para sa susunod na session ng SPED Itulay. So, mag-stay lang po kayo kung saan kayo nakapwesto ngayon, kung nasa bahay man kayo. Okay. Dapat po, ano ha, hindi kayo aalis dito hanggang 11:30 po kasi ang SPED Itulay session namin. Susunod po, Tutor Dem and Tutor Dalin para sa Communication Disorder Early Intervention. So hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat po. See you po sa next Tuesday. Pareho ring oras, 9 o'clock to 9:30 ng umaga. Thank you po. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!